Napanood mo na ba ang bagong vlog na ibigay sa kanyang YouTube channel na Nora Aunor Official? Nakita mo ba ang kanyang Christmas tree? Meron ka bang naalala sa mga katagang binitawan niya sa pamamagitan ng mga salitang lumabas sa screen? Anong mensahe ang iniwan ni Ate Guy sa kanyang vlog na ito? Alam niyo po, kapag Nora Aunor, kapag si Ate Guy ang nagsasalita, inaabangan at ikaw ay mayroong matututunan. Abangan po natin ito. Hello mga ka-heart expression! Kumusta po kayo? Ito po si Kiffer D.R. na bumabagi ng isang magandang araw at mapagpalang buhay sa ating lahat. Of course, salamat po. At totoo po, ilang araw na lang po. Today is October 23. At ilang araw na lang, no? O, Pasko na! At ito po yung ating pinakaasahan. Kaya nga po, sa totoo lang, napakasaya ng Pasko. Lalo na kung ang panahon natin, ang kalagayan natin, ang pandemya ay patuloy na bumabana o tuluyan na maglaho. I-pray natin in Jesus' name. At sa pagpapatuloy, huwag po natin kalimutan na subscribe ang Para Expression sa mga hindi subscribe, i-watch po natin. At tangkilikin, salamat po sa patuloy na panunood nyo ng Heart Expression ngayong ika-isang taong anibersaryo ng Heart Expression. And of course, ang YouTube channel ni Ms. Nora Aunor na Nora Aunor Official. Mga Heart Expression, alam niyo po, halos lahat tayo, inaabangan natin ang mga kaganapan kay Ate Guy. At kahapon, talaga naman pong excited ako dahil nakita ko ang vlog ni Ate Guy. Parang medyo natagal lang, hindi yata nag-post si Ate Guy. Dahil alam naman natin, busy-busy at hindi po lang naman ito ang ginagawa ni Ate Guy. Kaya kahapon, parang ang pamagat ng kanyang vlog ay ang aming Christmas tree. At talaga naman po, alam nyo, na-excite ako, naganda na po yung pagkalapat ng music, yung tumutugtog yung music. Talagang yung Pasko ay nagbibigay ng pag-asa. Yung Pasko ay nagbibigay ng saya. Sinasabi nila na ang Pasko ay para lang sa mga bata. Pero alam nyo po, ang Pasko ay para sa lahat. Sapagkat ito po ay kapanganakan, pag-aalala ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus at si Jesus ay pinanganak para sa lahat. Tama po yun, no? At ito po yung nakapulas sa screen ng Ate Guy na sinabi niya nga na para sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo po, nag-enjoy ako. Alam niyo po si Ate Guy, cool na cool habang kaway ng kaway at habang tinitignan niya yung ginagawang Christmas tree niya. At talaga naman po, masaya tayo si Ate Guy. Napaka-positibong tao. Ganda na kanyang sinasabi, no po? Palaging sinasabi niya na wow, matapos ng pandemya at tayo naman po, dinadalangin natin lahat yan. At si Ate Guy po, palagi niya sinasabi yung litanya na walang iwanan. Salamat po, no? Hanggang sa wakas, hanggang sa huli, tayo'y magkakasama. At habang tinitinan mo yung Christmas tree, talaga yung patay-sindi, peace love ng mga ilaw sa Christmas tree. Alam naman po natin na ito po yung nagsasaalaala ng kumbaga sa buhay natin, may mga pagsubok, may time na parang nakasindi tayo, nangihina, nakas tayo. Pero kumbaga, nananatili itong buhay, nananatili itong nakasindi ang ating mga pagsubok. Kumbaga, buhay pa rin tayo at nalalagpasan natin ang mga pagsubok. Alam niyo po, sa Ate Guy, ito lang yung Christmas tree. No? Sabi niya, ito yung Christmas tree, no one to buy. Sabi niya, no? Si Ate Guy ay nagmanikin, gumanin siya, nagmanikin siya na ni Ginoong Yumaong King, the King Fernando po, Jr. At naalala ko lahat ito, yung mga nakaraan, ang bilis ng panahon. Si Ate Guy ay tunay nga na nag-iwan ng mensahe kahapon. Alam mo, Ate Guy, sa totoo po, naging emotional ako kasi pag naririnig ko itong mga katanong ito, alam niyo po, yun ang maganda kay Ate Guy. Dahil from rag to riches siya, alam niya yung hirap, alam niya yung pinagmulan niya, alam niya siya, alam niya kung saan siya ang galing. At palagi niyong tinatanaw kung saan siya ang galing. Doon nga tayo nakaka-relate kay Ate Guy. Katulad ko rin po, no, ako po ay kumbaga, Ate Guy, kahit na konti na ihambing ko yung buhay ko sa iyo, kahit na konti lang po, alam ko na malayo ang narating niyo, malaking-malaki ang agwat. Pero Ate Guy, alam niyo po, no, kaya nga inspiration kayo sa amin, sumasalamin kayo sa amin.
Ate Guy, ano niyo po ba yung mensaheng iniwan na naman ninyo kahapon? Lingunin yung nakaraan. Hindi man niyo po diretsyang sinasabi, lingunin ang nakaraan at patuloy na pasalamatan ang mga pagsubo kung ikaw ay nagtatagumpay. Kailan niyo po sinabi ito? Hindi man diretsyahan. Nung sinabi niyo po na, sabi niyo, nakapla sa screen yung mga sinasabi niyo na, nung bata ako, nung bata kami, gusto namin magkaroon ng Christmas tree. Pangarap ko magkaroon ng Christmas tree. At yun, nagkaroon kayo ng Christmas tree, maliit, hanggang sa palaki ng palaki, hanggang sa lumaki. At Igay, kumbaga, yun po yun. Yun yung naalala ko nung mga bata kami. Sabi ko sa nanay ko, nay, bibili ako ng Christmas tree. Sabi ko sa kanila, gagawa ko ng Christmas tree. Pag imaman ako, nay, puro ganun. Kaya ako nagsisikap na nanalangin. Pero nung nakabit ko po yun, wala na ang mga magulang ko. Hindi ko na naipakita yon. Pero salamat kasi katulong ko ang mga nanay, ang mga magulang ko, pamilya ko na naabutin ang aking mga pangarap. Yan ka, Ate Guy, na palagi mong pinapaalala sa amin kung saan kami nagsimula, kung saan tayo nagsimula. Lingunin yon at huwag kalimutang tulungan yung mga nangangailangan. Ganun ang sinasabi mo. At Ate Guy, sa tuwing nakikita ko ang Christmas tree, nagpapaalala ito ng aking kahirapan. Kapag ako'y tumingin sa ilalim at kapag tumingin ako dun sa itaas, nagpapaalala ito ng aking mga tagumpay gaya mo, Ate Guy. Subalit, ang pinakamalaga ay yung star doon sa pinakatuktok ng Christmas tree. Sa pagkatag star na ito, siya ang tutulo. Yung star na ito, ano siyang nagbibigay tala na nagpakita sa akin na nagsabing ang Panginoong Jesus ay isinilang na, tanda na siya isinilang na. At Ate Guy, maraming salamat po sa mga mensahe na iniiwan mo na pumurot na naman. Totoo po yun. Lingunin ang nakaraan, nalalakanin ang nakaraan habang ikaw ay nagtatanggap. At matuto tayo mag-share ng ating mga biyaya. Maraming salamat, Ate Guy. At patuloy kang palakasin ng Panginoon. Patuloy kang pagtibayin. At lahat ng mga nagmamahal sa'yo, mga taong nakapaligid sa'yo, lahat ng Noranians, lahat ng subscribers, lahat ng viewers, bawat Pilipino sa mansunog ng mundo, at lahat ng may buhay, anumang lahi, anumang lipi, ano po, lahat ng bansa sa buong daigdig, nawa po magdimong tayo ng kapaskuhan na ang Panginoon ang nasa puso natin at siyang itinataas. Muli, at Guy, maraming salamat po. Ito po si Gerbert sa nagsasabing as long as there is love, we will stand, and to God be the glory. God bless all. Mabuhay po tayo.